Dahil lumabas na si Haring Araw, nahuhulaan niyo ba kung saan pupunta si Kamari Marites na naman? Clue, yung mga mahilig sa nature at mahilig magpa-picture, pwedeng-pwede kayong puminto at magpa-picture. Bago nga sumabak sa mahaba-habang biyahe, nagpagas muna ang aming sakyan na dalawang gulong. Makatapos nga namin magpagas, larga. Sa balatan nga ang aming pupuntahan, syempre alam na this para mag-swimming. Nakamotor nga lang kami. Sila anting nga yan ang sinakyan nila, yung top down. Sa part nga yan, natanggal ang kadina ng kanilang sinasakyan. Buti nilang naayos naman agad. Sila Buboy nga, Mang Owl, ganun din ang kanilang sinakyan. Aba, nagpapugi pa ang Buboy Raven namin. Siyempre, ang mother namin ang dyan din. O, diba? Mapapahinto ka talaga para magpa-pictures. Sila din nga. Sana all na lang talaga huminto para magpa-picture. Kasama ko kasing batang makulit, nakatulog na sa biyahe. Siguro nang pagod sa kakanta niya. Dahil sa nauna kami, naghintay muna kami dito sa may plaza. Si Suming nga, excited talaga mag-swimming. Napasayaw-sayaw pa. Pinakita pa talaga ang kanyang swimsuit. Siyempre, si Kuya Raven hindi magpapahuli. May papugi-pugi pang nalalaman. Ayos-ayos ng buhok. Sabay pose. Pugi-pugi na, pwede na makahanap ng chicks. Kanya-kanya ang pwesto habang naghihintay ng mga kasamahan namin. Maya-maya nga, diretso na kami. Ayun na nga, malapit na kami. Abutan na ako na nga ang dagat. Nakakakilig. Isa-isa na ang dumarating ang mga kasamahan namin. Si Sumi nga, paghinto ng sinasakyan nila, sabay tanggal na kanyang jacket. O, diba? Lahat excited. Yung foods wala na nagbibit-bit. Pagdating nga namin, agad na lumusok ang mga bata. Pati nga niya si Mama, dirimig pa uri ka mga igina. O, na pa. Sa mga magsuswimming po, ingat-ingat po tayo. Bantayan po natin ang mga sarili natin. Lalong-lalo na mga batang maliliit. Dito nga sa pinuntahan namin, may mga Hawaiian na kaganito. Pagin ako ni sampayan sa mga bado. Dito pala binibilid ang mga ginagawa nilang tuyo. Si tatay at nanay nga po ang may-ari ng cottage na aming ginamit. Pinagamit nga po sa amin na walang bayad. Salamat po nanay at tatay. Ayan nga, inaayos na mga pagkain. Siyempre, magbubudol pa ang mga gutom. Nakakagutom nga naman kasi talaga, lalo na pag nasa tubig. Ang aga nga namin kumain sa part na yan, mga 10 a.m. pa lang. Sabi kasi nila kumain na kahit maaga pa. At kahit daw magbubad sa tubig, at least mga busog ang tiyan. Oh, sigurado, mga nag-alapan sa biyahe. Pagkatapos nga namin kumain, naglibot-libot muna kami. Kasama ko nga yung mga apat ang mata. Buti nila ang aking anim. Charot! Kadagal katawunguan sa di matuod na summer. Oops! Ang sarap talaga mag-swimming, lalo kasama mo ang buong pamilya. Natawad nga na ako sa Alipi. Anong tawag sa inyo nito? Comment below na. Basta ka na mo, Alipian. Ang bay talaga ni nanay at tatay, pinahiram pa kami ng banyera. Kaya naman enjoy na enjoy, bata at matanda. O, diba? Ginawa pa nilang salbabida. Iba talaga ang trip ng mga Pinoy. At syempre, ang mga kamari-marites ko, iba ang trip. Akala mo lang naglalaro ng buhangin, mga nagbamarites kaya yan. Ito namang batang makulit na to, iba naman ang trip. Pati si Bay Bay pinagdudruwingan na. Adinganing, sa dagpaso, igin nagpupulpog na ka mga baybay. Uy, igin direk akitong talang ati, kitong. At syempre, hindi ako magpapahuli. Sumaka din kami ng bangka. Salamat po, tatay. Pinasakay mo nga po kami ng walang bayad. Na may patuloy ang pagpalain ng Diyos at ingatan. Pagkababa nga namin sa bangka, naligo na kami. Kaya't hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Paalam!